The Story of the Beauty and the Beast, Tagalog Version. Nang isang bisis, may isang mayamang mangangalakal na mayroong tatlong anak na babae. Nanirahan sila sa isang napakahusay na bahay sa isang magandang lungsod. At maraming mga lingkod na nasa masaganang atay na maghintay sa kanila. Ang lahat ng kanilang pagkain ay inihain sa mga ginto at pilak na pinggan. At ang kanilang mga gown ay gawa sa pinakamayamang bagay na tinahi ng mga hiyas. Ang dalawang panganay ay tinawag na Marigold at Drisalinda. Hindi lumipas ang isang araw, ngunit ang dalawang ito ay lumabas sa ilang kapistahan o jangkiting. Ngunit si Beauty, ang pinakabata, ay gustong-gusto na manatili sa bahay at makisama sa kanyang dating ama. Ngayon, nangyari na ang kasawian ay dumating sa mga ngalakal. Ang mga barko niya na naglalayag sa matataas na dagat na puno ng mga mahalagang kalakal ay nasira. At sa isang araw ay natagpuan niya na hindi na siya ang pinakamayamang mangangalakal sa lungsod. Ngunit isang mahirap na tao. May natira pa sa kanya ng isang maliit na bahay sa bansa. At dito, kapag naipagbili ang lahat, nagretiro na siya. Ang kanyang tatlong anak na babae, siyempre sumama sa kanya. Si Marigold at Drisalinda ay napaka-crush upang isipin na nawala ang lahat ng kanilang pera. At pagkatapos ng pagiging mayaman at hinahangad, dapat na silang tumira ngayon sa isang miserable na maliit na bahay. Ngunit ang iniisip lamang ni Beauty ay ang pasayahin ang kanyang matandang ama. At habang ang kanyang dalawang kapatid na babae ay nakaupo sa mga upuang kahoy at umiyak at napaungol sa kanilang sarili. Sinindihan ni Beauty ang apoy at inihanda ang hapunan. Sapagkat ang negosyante ay mahirap na ngayon na hindi na niya maingat lingkod. At sa gayon, nagpatuloy ito. Ang dalawang pinakamatandang kapatid na babae ay walang ginawa kundi magtampo sa mga sulok. Habang ang kagandahan ay nagwalis ng sahig at naghugas ng pinggan, ito ay si Beauty. At ginawa ang makakaya upang gawing kaaya-aya ang mahirap na maliit na bahay. Pinangunahan nila ang kanilang kapatid na babae ng isang kakilakilabot na buhay. Kasama ang kanilang mga reklamo, sapagkat hindi lamang sila tumanggi na gumawa ng anumang bagay sa kanilang sarili. Ngunit sinabi nila sa lahat ng kanyang ginawa ay mali ang ginawa. Ngunit pinasinsiyahan ni Beauty ang lahat ng kanilang kalungkutan ng matiga, alang-alang sa kanyang ama. Sa ganitong paraan, lumipas ang isang buong taon at pagkatapos ay isang araw ay dumating ang isang sulat para sa mga ngalakal. Nagmamadali siyang hanapin ang kanyang mga anak na babae, sapagkat sabik siya na sabihin sa kanila ang mabuting balita na nilalaman ng lihim o ng liham. "Mahal kong mga anak," sabi niya, "sa wakas ay nabago ang ating kapalaran. Sinasabi ng liham na ito na ang isa sa mga barkong dapat na nawala ay ligtas na nakauwi sa daungan. At kung ganoon, hindi na tayo kailangan mabuhay sa kahirapan. Hindi tayo magiging mayaman tulad ng dati. Ngunit magkakaroon tayo ng sapat upang mapanatili tayo sa kaginhawa
kunin mo sa akin ang aking naglalakbay balabal. Beauty. Lalabas ako kaagad upang kunin ang aking barko. At ngayon sabihin sa aking mga batang babae, ano ang dadalhin ko sa iyo sa aking pagbabalik? 100 libra, sabi ni Marigold, nang hindi nag-atubiling isang instant na sabi. Ngunit, gusto ko ng bagong damit na sida, sabi naman na ni Drisalinda. Isang berding mansanas na tinahin ng mga perlas na binhi at berding sapatos na may pulang takong at isang kwintas ng mga esmeralda at isang kahon ng guantes. At ang ano ang dadalhin ko para sa iyo? Aking pinakamagandang beauty? Tinanong ang ama habang tinulungan siya ng kanyang maliit na anak na babae na magsuot ng kanyang naglalakad na balabal. Oh, dalhan mo ako ng rosas. Dali-dali na, sinabi ni Beauty. Masuyo silang siyang hinalikan ng kanyang ama at umalis. Ikaw, utong babae, sabi ni Marigold. Gusto mo lang isipin ng aming ama na mas hindi ka makasarili kaysa sa amin. Iyon ang gusto mo? Isang rosas talaga? Sa katunayan, kapatid, sabi ni Beauty. Hindi iyon ang dahilan. Naisip ko na ang aming ama ay magkakaroon ng sapat na magagawa upang makita ang kaligtasan ng kanyang barko nang hindi nangagambala na mag-shopping para sa akin. Ngunit ang mga kapatid na babae ay labis na nasaktan at umalis upang umupo sa kanilang sariling silid upang pag-usapan ang magagandang bagay na makukuha nila sa kanilang ama kung ito ay babalik. Pansamantala nagpunta ang mga lakal sa lungsod, puno ng pag-asa at magagandang plano kung ano ang gagawin niya sa kanyang pera. Ngunit nang siya ay makarating doon, natagpuan niya na ang ilan ay niloko siya at wala pang barko niya ang napunta sa daungan, kaya't siya ay napakasama din dati. Ginugol niya ang buong araw na tinitingnan upang matiyak na walang katotohanan sa liham na kanyang natanggap. At nagsisimula ng magdilim kapag siya ay nagsimula na may malungkot na puso upang muling makauwi. Siya ay pagod at malungkot at wala siyang natikman na pagkain mula nang umalis siya sa bahay ng umaga. Madilim na oras na siya ay dumating sa mahusay na kahoy kung saan kailangan niyang dumaan upang makarating sa kanyang maliit na bahay. At nang makita niya ang isang ilaw na nagniningning sa mga puno, nagpasya siyang huwag pumunta sa kanyang bahay ng gabing iyon. Ngunit upang gawin ang kanyang paraan patungo sa ilaw sa kahoy at humingi ng pagkain at tirahan. Inaasahan niyang makahanap ng kape ng kahoy. Ngunit ano ang sorpresa niya? Habang papalapit siya sa ilaw upang malaman na nagmula ito sa mga bintana ng isang malaki at magandang palasyo. Kumatok siya sa mga pintuang bayan, ngunit walang sumasagot at sa kasalukuyan na hinihimok ng gutom at lamig, ginawa niyang matapang na pumasok at inilagay ang mamol ng mga hakbang patungo sa malaking bulwagan. Sa lahat ng paraan, hindi siya nakakita ng kaluluwa. Mayroong isang malaking apoy sa bulwagan at nang mainit niya ang kanyang sarili, umalis siya upang hanapin ang Panginoon ng bahay. Ngunit, hindi siya tumingin ng malayo para sa likod ng unang pinto ay binuksan niya ang isang maaaliwalas na maliit na silid na may hapunan na itinakda para sa isa. Isang hapunan na ang hitsura lamang nito ay nagugutom sa iyo. Kaya't ang mga ngalakal ay naupo ng matapang hanggat gusto mo at gumawa ng isang napaka nakakabusog na hapunan. At pagkatapos ay naisip niyang muli niyang hanapin ang Panginoon ng bahay. Siya ay nagsimula at nagbukas ng isang pangpintuan. Ngunit doon nakita niya ang isang kama para lamang tingnan kung saan inaantok ka. Kaya't sinabi niya sa sarili, ito ang gawain ng mga engkanto.
Mabuti pa na huwag na akong maghanap ng mas malayo pa para sa may-ari ng bahay. At kasama nito, siya ay humulog sa kama. At sa sobrang pagod, natulog siya kagad at natulog tulad ng isang tuktok hanggang sa oras na bumangon sa umaga. Nang magising siya ay nagulat siya nang makita ang kanyang sarili sa isang malambot na komportableng kama. Ngunit hindi nagtagal ay naaalala niya ang lahat ng nangyari sa kanya. Dapat ay pupunta na ako, sinabi niya sa sarili. Ngunit nais kong pasalamatan ang aking host para sa aking magandang pahinga at aking kagandahang hapunan. Nang siya ay bumangon mula sa kama ay natagpuan niya na mayroon siyang ibang dapat ipagpasalamat sapagkat sa upuan sa tabi ng kama ay nakahiga ang isang mainam na suit ng mga bagong damit na minarkahan ng kanyang pangalan at may 10 mga gintong piraso sa bawat bulsa. Nakaramdam siya ng ibang tao nang isinuot niya ang suit ng asul at pilak at isinuot ang mga gintong piraso ng pera sa kanyang mga bulsa. Nang siya ay bumaba, nakita niya ang isang magandang agahan na naghihintay para sa kanya sa maliit na silid kung saan siya ay kumakain ng gabi bago at nang makagawa siya ng isang masarap na pagkain. Naisip niyang pupunta siya sa pamamasyal sa harden. Bumaba sa mga marmol na hakbang na pintuhan niya. At pagdating niya sa harden, nakita niya ng puno ito ng mga rosas, pula at puti at kulay rosas at dilaw. At tiningnan sila ng mga ngalakal at naalala ang hiling ni Beauty. "Oh, aking mahirap na mga anak na babae," sinabi niya. "Isang pagkabigo ito sa kanila na malaman na aking barko ay hindi umuwi. Pagkatapos ng lahat, ngunit si Beauty, sa anumang rate, ay maaaring magkaroon ng nais niya." Kaya't iniunat niya ang kanyang kamay at kinuha ang pinakamalaking pulang rosas na maabot niya. Habang ang tangkay ay pumutok sa kanyang mga daliri, nagsimula siyang bumalik sa takot sapagkat narinig niya ang isang galit na dagundong at sa susunod na minuto isang katakot-takot na hayop ang sumulpot sa kanya. Ito ay mas matangkad kaysa sa isinumang tao at pangit kaysa anumang hayop. Ngunit kung ano ang tila pinakakakilala kilabot sa lahat sa mga lakal, sinalita nito siya ng tinig ng isang tao matapos itong umungal sa kanya kasama ng hayop. "Hindi mapagpasalamat sa sakit," sinabi ng hayop. "Hindi ba kita pinakain, tinuluyan at binibihisan at ngayon ay dapat mong bayaran ang aking mabuting pakikitungo sa pamagitan ng pagnanakaw ng nag-iisang bagay na pinapangalagaan ko, aking mga rosas?" "Awa, awa," sigaw ng mga ngalakal. "Hindi," sabi ng hayop. "Dapat kang mamatay." Ang dukhang mga ngalakal ay lumuhod at sinubukang mag-isip ng sasabihin upang mapahinga na ang puso ng malupit na hayop. At sa uli, sinabi niya, "Sir, ninakaw ko lang ang rosas nito dahil iniling sa akin ang aking bunsong anak nang dalhin ng isa. Hindi ko inisip, pagkatapos ng lahat ng ibinigay mo sa akin, na pagalitan mo ako ng isang bulaklak. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa anak mong ito," biglang sinabi ng hayop. "Mabait ba siyang babae?" "Ang pinakamahusay at pinakamamahal sa buong mundo," sabi ng matandang mga ngalakal. At pagkatapos ay nagsimula siyang umiyak na isipin na dapat siyang mamatay at iwanang mag-isa ang kanyang kagandahan sa mundo na walang magiging mabait sa kanya. "Oh," sumigaw siya, "ano ang magagawa ng mga mahihirap kong anak nang walang ako?" "Dapat naisip mo yan bago mo ninakaw ang rosas," sabi ng beast. "Gayunpaman, kung ang isa sa iyong anak na babae ay mahal ka ng sapat na magdusa sa halip na ikaw, maaari siya.
bumalik ka at sabihin sa kanila kung ano ang nangyari sa iyo. Ngunit, dapat mong ibigay sa akin ang iyong pangako na ikaw o ang isa sa iyong mga anak na babae ay nasa pintuan ng aking palasyo sa loob ng 3 buwan mula ngayon. Sa ng lalaking mahirap. Sa anumang pangyayari, naisip niya, magkakaroon pa ako ng 3 buwan ng buhay. Pagkatapos, sinabi ng hayop, hindi kita papayagang umalis na walang dala. Kaya't sinundan siya ng mga ngalakal pabalik sa palasyo. Doon sa sahig ng bulwagan, nakahiga ang isang kadakila at magandang dibdib ng pilak na pilak. Punan ito ng anumang mga kayamanan na hinahangaan, sabi ng hayop. At pinunan ito ng mga lakal ng mga mahalagang bagay mula sa bahay kayamanan ng hayop. Ipapauwi ko ito para sa iyo, sabi ng hayop na isinara ang talukap ng mata. At sa gayon, sa isang mabigat na puso, ang mga lakal ay umalis. Ngunit sa pagdaan niya sa gate ng palasyo, tinawag siya ng hayop na nakalimutan niya ang rosas ni Beauty. At kasabay nito ay inilahad sa kanya ang isang malaking bungkus ng napakahusay. Inilagay ng mga lakal ang mga ito sa kamay ni Beauty nang tumakbo siya upang salubungin siya sa pintuan ng kanilang maliit na bahay. Kunin mo sila, anak ko, sabi niya, at mahalin mo sila sapagkat ginugol nila ang iyong mahirap na ama ng kanyang buhay. At sa gayon umupo siya at sinabi sa kanila ng buong kwento. Ang 2 nakatandang kapatid na babae ay lumuha at tumangis. At siyempre, sinisisi si Beauty sa lahat na nangyayari. Kung hindi dahil sa iyong pagnanais ng rusas, iniiwan ng aming ama ang palasyo ng ligtas, kasama ang kanyang bagong suit at ang kanyang mga gintong piraso. Ngunit, ang iyong kahalagahan o kahangalan ay nagdulot sa kanya ng kanyang buhay. Hindi, sabi ni Beauty. Ang buhay ko ang dapat isakripisyo. Sapagkat kapag nagtapos ang 3 buwan, pupunta ako sa hayop at maaari niya akong patayin kung gugustuhin niya. Ngunit hindi niya kailanman sasaktan ang aking mahal na ama. Pinilit ng ama na akitin siya na huwag pumunta. Ngunit nagpasya siya at sa pagtatapos ng 3 buwan ay umalis siya para sa palasyo ng hayop. Sumama sa kanya ang kanyang ama upang ipakita sa kanya ang daan. Tulad ng dati, nakita niya ang mga ilaw na nagniningning sa kahoy, kumatok at walang kabuluhan sa malaking gate. Nagpainit sa apoy sa malaking bulwagan at pagkatapos ay natagpuan ang maliit na silid na may hapunan sa misa na ginugutom mong tingnan sa oras lamang na ito. Ang misa ay nilatag para sa 2. Halika, ama, mahal, sabi ni Beauty. Aliwin mo, hindi sa palagay ko ang hayop ay nangangahulugang pumatay sa akin. Utiyak na hindi niya ako bibigyan ng napakahusay na hapunan. Ngunit sa sunod na sandali, ang hayop ay pumasok sa silid. Sigaw ni Beauty at kumapit sa kanyang ama. Huwag kang matakot, malumanay na sinabi ng hayop. Ngunit sabihin mo sa akin, pumunta ka ba dito na iyong sariling malayang kalooban? Oo, sabi ni Beauty, nanginginig ito sa takot. Ikaw ay isang mabuting batang babae, sabi ng hayop. At pagkatapos, paglingon sa matandang lalaki, sinabi niya sa kanya na maaari siyang matulog doon para sa gabing iyon. Ngunit sa umaga, dapat siyang umalis at iwanan ang kanyang anak na babae sa likuran niya. Humiga sila at mahimbing na natulog at kinaumagahan umalis ang ama. Umiyak ng mapait. Ang kagandahan, iniwan. Iniwan ito si Beauty. Nag-iisa, sinubukan ng huwag makaramdam ng takot. Tumakbo siya rito at doon sa palasyo.
at natatagpuan itong mas maganda kaysa sa anumang naisip niya. Ang pinakamagandang hanay ng mga silid sa palasyo ay nakasulat sa mga pintuan, mga silid ng kagandahan. At sa mga ito nakita niya ang mga libro at musika, mga ibon ng kanaryo at mga pusa ng Persia, at lahat ng bagay na maisip na gawing nakalugod sa oras. "Ay mahal," sabi niya, "kung maaari ko lamang makita ang aking mahirap na ama, dapat ay masaya ako." Habang nagsasalita siya, nagkataong tumingin siya sa isang malaking salamin, at dito nakita niya ang anyo ng kanyang ama na nakasalamin, nakasakay lamang sa pintuan ng kanyang maliit na bahay. Nang gabing iyon, nang umupo si Beauty sa hapunan, pumasok ang hayop. "Maaari ba akong kumain ng hapunan?" sabi niya. "Iyon ay dapat na gusto mo," sabi ni Beauty. Kaya't ang hayop ay naupo upang kumain kasama niya, at nang matapos ito, sinabi niya, "Ako ay napakapangit, Beauty, at ako ay napakatanga. Ngunit mahal kita. Papakasalan mo ba ako?" "Hindi, hayop," malumanay na sinabi ni Beauty. Bumuntong hininga ang kawawang hayop at umalis. At gabi-gabi ang parehong bagay ang nangyari. Kumain siya ng kanyang hapunan, at pagkatapos ay tinanong siya kung ikakasal siya sa kanya. At palagi niyang sinabi, "Hindi, hayop." Sa lahat ng oras na ito ay hinintay siya ng hindi nakikita ang mga kamay na parabang naging isang reyna. Narinig niya na ang magagandang musika nang hindi niya nakikita ang mga musikero. Ngunit ang mahinahon na salamin na baso ang pinakamahusay sa lahat, sapagkat dito makikita niya ang nais niya. Sa pagdaan ng mga araw at ang kanyang munting hangarin ay nabigyan. Halos bago niya malaman kung ano ang gusto niya, nagsimula siyang maramdaman na mahal siya ng hayop na yan. At labis siyang pinagsisihan na makita kung gaano siya malungkot tuwing gabi nang sinabi niya hindi sa kanyang alok na kasal. Isang araw, nakita niya sa kanyang salamin ng kanyang ama ay may sakit. Kaya't sa gabing iyon, sinabi niya sa hayop, "Mahal na hayop, napakahusay mo sa akin. Papayagan mo akong umuwi upang makita ang aking ama. Siya ay may sakit at iniisip niya na ako ay patay na. Pakawalan mo ako at pasayahin siya, at mangako akong matapat na bumalik sa iyo." "Mabuti," mabait na sinabi ng hayop. "Ngunit huwag lumayo ng higit sa isang linggo, sapagkat kung gagawin mo ito, mamamatay ako sa paghipighati, sapagkat mahal na mahal kita." "Paano ako makakarating sa bahay?" sabi ni Beauty. "Hindi ko alam ang daan." Pagkatapos ay binigyan siya ng hayop ng isang singsing at sinabi sa kanya na ilagay ito sa kanyang daliri nang siya ay matulog. Ibaling ang ruby patungo sa palad, at pagkatapos ay magising siya sa kubo ng kanyang ama. Kapag nais niyang bumalik, ganoon din ang gawin niya. Kaya't sa umaga, nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa bahay ng kanyang ama. At ang matanda ay nasa tabi niya na may kagalakan na makita siyang ligtas at maayos. Ngunit ang kanyang mga kapatid na babae ay hindi tinanggap siya ng napakabait. At nang marinig nila kung gaano kabait ang hayop sa kanya, naiinggit sila sa kanya ng magandang kapalaran na manirahan sa isang magandang palasyo. Habang kailan nilang makuntinto sa isang maliit na bahay, "Sana umalis tayo," sabi ni Marigold. "Ang kagandahang laging nakakuha ng pinakamahusay sa lahat. Sabihin sa amin ang lahat tungkol sa iyong ingranding palasyo," sabi ni Drisalinda. "At kung ano ang ginagawa mo, at kung paano mo ginugugol ang iyong oras." Kaya't si Beauty, na iniisip na nakakatawa sa kanila, na marinig,
sinabi sa kanila at ang kanilang inggit ay tumataas araw-araw. Sa wakas, sinabi ni Dris sa Linda kay Marigold. Nangako siyang babalik sa loob ng isang linggo. Kung maaari lamang nating kalimutan siya ng araw, baka magalit ang hayop at pumatay sa kanya at magkakaroon ng pagkakataon para sa atin. Kaya't noong araw bago siya bumalik, inilagay nila ang ilang katas ng papi sa isang tasa ng alak na ibinigay nila sa kanya at napakatulog nito na natulog siya ng 2 buong araw at gabi. Sa pagtatapos ng oras na iyon, ang kanyang pagtulog ay nagulo at pinangarap niya na nakita niya ang hayop na nakahiga na patay sa mga rosas sa magagandang hardin ng kanyang palasyo. At mula sa panaginip nito ay nagising siyang umiyak ng mapait. Bagaman, hindi niya alam na 1 linggo at 2 araw ang lumipas mula nang umalis siya sa hayop. Ngunit, pagkatapos ng panaginip niyon, ay kaagad niyang ibinaling ang ruby patungo sa kanyang palad at kinaumagahan doon siya sigurado na sa kanyang kama sa palasyo ni Hayop. Hindi niya alam kung nasaan ang kanyang mga silid sa palasyo. Ngunit naramdaman niya na hindi siya makapaghintay hanggang sa oras ng hapunan bago siya makita. Kaya tumakbo siya rito at doon tinawag ang kanyang pangalan. Ngunit ang palasyo ay walang laman at walang sumagot sa kanya nang tumawag siya. Pagkatapos ay tumakbo siya sa mga hardin. Tinawag ang kanyang pangalan ng paulit-ulit, ngunit nanahimik pa rin. Oh, ano ang gagawin ko kung hindi ko siya mahahanap? Sabi niya. Hindi na ako magiging masaya ulit. Pagkatapos ay naaalala niya ang kanyang pangarap at tumakbo sa hardin ng rosas at doon siguradong sapat sa tabi ng palanggana ng malaking fountain. Inilatag ang mahirap na beast na walang anumang tanda ng buhay sa kanya. Lumuhod si Beauty sa kanyang tuhod sa tabi niya. O mahal na hayop, siya ay sumigaw. At ikaw ay talagang patay? Naku, naku, sa gayon ako rin ay mamatay sapagkat hindi ako mabuhay nang wala ka. Kaagad na binuksan ng hayop ang kanyang mga mata, bumuntong hininga at sinabi, Beauty, magpapakasal ka ba sa akin? At sinabi ni Beauty, bukod sa kanyang sarili na may kagalakan nang nalaman niya na siya ay buhay pa, ay sumagot, Oo, oo, mahal na hayop sapagkat mahal na mahal kita. Sa mga salitang ito, ang magaspang na balahibo ay bumagsak sa lupa. At sa lugar ng hayop ay nakatayo ang isang guwapong prinsipe, nakasuot ng isang dalawahan ng puti at pilak, tulad ng isang handa para sa isang kasal. Lumuhod siya sa paanan ni Beauty at sinukbit ang mga kamay. Mahal na Beauty, sabi niya, walang iba kundi ang pag-ibig mo ang maaaring makapagpahamak sa akin. Ang isang masamang engkanto ay naging isang beast at kinundi na ako na manatiling isang hanggang sa isang patas at mabuting dalaga ay dapat na mahalin ako ng sapat upang pakasalan ako. Sa kabila ng aking kapangitan at kahangalan, ngayon mahal mo ako. Nasisira ang pagkaakit. Bumalik tayo sa ating palasyo. Malalaman mo na ang lahat ng aking mga lingkod na pati na rin ay naengkanto at naghintay sa iyo sa mahabang panahon na ito nang hindi nakikita ng mga kamay ay makikita na ngayon. Kaya't bumalik sila sa palasyo na sa oras na ito ay masikip sa mga courtier. Sabik na halikan ang mga kamay ng prinsipe at ng kanyang ikakasal at bumulong ang prinsipe sa isa sa kanyang mga dadalo na lumabas at sa napakaliit na oras ay bumalik kasama ang ama at mga kapatid ni Beauty. Ang mga kapatid na babae ay hinatulang mabago sa mga ribulto at tumayo sa kanan at kaliwa ng mga pintuang bayan ng palasyo hanggang sa mapalambot ang kanilang mga puso at dapat silang magsuri sa kanilang hindi magandang loob sa kanilang kapatid.
Ngunit si Beauty masayang ikinasal sa kanyang prinsipe. Lihim na pumupunta sa mga estatwa araw-araw at iniyakan sila. At sa pamamagitan ng kanyang luha, ang kanilang batong puso ay lumambot at sila ay nabinago ulit sa laman at dugo. At mabuti at mabait na natitirang buhay. At si Beauty at ang hayop na isang hayop na ngunit isang gwapong prinsipe ay namuhay ng maligaya. At sa totoo lang, naniniwala akong nabubuhay silang masaya pa rin sa magandang lupa kung saan nagkatotoo ang mga pangarap.